Welcome back. We are continuing on with our countdown of the ang pinaka shocking celebrity deaths. Coming in at number 4, Tyrone Perez. On December 29, 2011, Tyrone Perez was found dead inside a car in Valenzuela City with a fatal gunshot wound in his right temple. He was 26. Personal level yung pagkakakilala ko sa kanya. So, nung nabalitaan ko yung nangyari, medyo disbelief muna, ganyan. Parang senseless din kasi. Tapos, may mga anggulong suicide, may anggulong pinatay. So, parang hanggang ngayon, wala pa rin resolution kung ano nangyari doon, diba? So, hindi natin na paalam. Now, Tyrone was part of the first batch of the reality artista search, Starstruck, where he was initially paired with Nadine Samonte. Excited ako, kinakabahan po. Ewan ko, hindi pa po. Medyo nangihina ako. Well, we can remember Tyrone na guwapo. And then later on in his career, medyo napunta rin siya sa pagpapasexy. Pero hindi naman yung todong pagpapasexy. Clown pa! Lagi tumatawa, pare. Initially, it wasn't confirmed if he committed suicide or not. Yung cause of death niya, controversial. Biglang, it's all over the news, diba? Tapos parang may mga issues na nagpakamatay siya dahil of money and because of mga awa niya with his wife. So, parang it's very personal. So, talagang it was all over the news, his death. So, hindi natin paalam kung anong dahilan. Parang hanggang ngayon, maski ako parang iniisip ko, wala ka talaga si Tyrone. Parang ang bata din eh. The wife said na nakusapan niya si Tyrone before he killed himself. Last night, we were texting, okay, wala po yung reason para. I don't know kung na-resolve na yun, kung siya ba ay nagpakamatay o may gumawa ng masama sa kanya. Na masalimuot. Tyrone Perez. How will Tyrone be remembered? Siya, diba? Starstruck siya, diba? Pa nagbanta yun, pwede bang ipakulong na yun? O kaya i-demanda natin? Ang bata din eh. He's so young. Ang naging career kasi ni Tyrone, taas, no? Taas, bata. Pero feeling ko, kung mabibigyan pa sana ng break yung batang yon, pwede pa eh. Pasensyahan niyo na po yung mga bata dito. Itid lang talaga yung mga taong nag-aalaga sa kanila. Well, tumatak si Tyrone sa Starstruck. Kasi pabata pa po ako. Gusto ko na po talagang mag-artista. Kasi nung medyo kompleto pa sila, may mga nag-isip din na he'll make it big kasi guwapo, marunong naman umarte. Una sa lahat po, natatakot po ako sa Diyos. For some reasons na only siya lang siguro ang may alam, hindi na niya na ituloy-tuloy ang career niya. Ayaw ko na. Kala ko ba, BRGT champion ka? Suko na ako. Iba ka talaga. Nag-remake siya nung Mel Chong Lo film. So parang feeling ko, it could have been a good break for him. Pinag-usapan naman siya ng time na yun eh. It's just that hindi pa rin na-sustain. Tuloy tayo sa paglilista. Coming in at number 3, Ramjin Revilla. On October 29, 2011, Ramjin Revilla, one of the 72 children of Ramon Revilla Sr., was murdered in his home in BF Homes in Parañaque City. He was 22. Another wasted life, senseless death, na masyadong masalimuot. Parang mas malala pa sa mga teleserye. Parang kahit isang scriptwriter yata, may hirapang tahiin itong ganitong klaseng istorya. It was a brutal murder, diba? Tapos connected pa sa family niya, diba? Yung accused killers niya were actually his own family members, his siblings. So sobrang nakagulat siya, diba? Nagugulo rin talaga ako siya nangyayari kasi nakasama ko rin naman siya for so long. So, nagkaroon lang ng twist din yung story nung nabuhay yung girlfriend niya. Diba? Tapos parang she was saying na talagang it was a planned killing
Basta ito na yung murder. So, medyo shocking siya. Siyempre, hindi naman kasi madali yung pinagdadaanan ko. So, nanghirapan din talaga ako. Now, the Ramjin murder case was so shocking because the primary suspects, according to police investigations, were his siblings, RJ and Ramona. May involved na mga kapatid, pamilya. Hindi ibang tao yung itinuturo na gumawa ng masama kay Ramjin. Although hanggang ngayon, I think ongoing yung kaso, so wala pa rin pwedeng makapagsabi kung sino nga ba talaga ang pumatay kay Ramjin, bakit siya pinatay, paano siya pinatay. Up to now, Ramjin's sister Ramona is nowhere to be found and the case remains unresolved. Para siyang teleserye na hindi siya matapos-tapos for me. So, kaya siya pinag-usapan. Kasi hanggang ngayon, diba, parang walang enough evidence to actually file a case against his siblings. But then the girlfriend said it's her siblings who plotted the whole things. Lalo katuloy, nai-involve ka rin in a sense kasi gusto mo malaman anong punot dulo. Bakit kailangan may magbuwis ng buhay? Wala naman sigurong worth na bagay para magbuwis ng buhay, but still you want to know kung ano yung dahilan, di ba? Anong punot dulo ng yun? Magiging date ko po ngayon Valentine's Day yung mommy ko. Tyrone Perez at number 4 and Ramjin Revilla at number 3. Are you guys ready for the top 2? Can you handle it? Well, we'll soon find out when Ang Pinaka returns.